Hello mga idol, part 3 naman tayo sa ating Peso Wi-Fi build. Pasensya na at ngayon ko lang na-upload to mga idol. Continue na tayo sa tutorial para mag-build na kayo ng Peso Wi-Fi. Kung di mo pa napanood yung last episode, ito pala yung last episode natin mga idol. I-click mo lang yung link sa description at shoutout dyan sa mga subscriber na rin dyan. Ang una natin gagawin mga idol ay set up natin itong antenna natin. I-open lang natin na yung Wi-Fi natin at i-connect itong TP-Link. I-set up muna natin ito mga idol kasi wala pa itong internet. Ito, mag-open tayo ng CMD at i-type natin IP config. I-get lang natin yung default gateway mga idol at i-visit natin sa Google Chrome. I-type lang yung default gateway sa address bar mga idol. Dito, type natin para ma-set up natin mga idol. Tapos yung default username at password niya mga idol ay admin sa username at sa password admin din. Click login at i-quick setup natin mga idol. Ito, let's get started mga idol. I-click natin. Tapos ito na yung bagong username sa dito na idol na sa TP-Link. Kaya set natin ito mga idol. Click next. Piliin natin ang IP mode. Next. Na dito yung pangalan ng wifi natin. Yung pangalan ng wifi ko ay Nihilin Peso Wifi. Tapos iset muna natin ang password mga idol kasi hindi ito pwede na blanco. Kaya temporary lang ito mga idol, 1, 2, 3, 4, 0. Hintayin lang natin ito mga idol na matapos. Magdi-disconnect ito sa wifi natin kasi nagpalit na yun ng pangalan sa wifi. Ito na disconnect na mga idol. Refresh lang natin ito mga idol. At ito, nakakita na natin yung Peso Wi-Fi. Type na natin yung password natin mga idol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Okay, click next. Okay na, connect na tayo mga idol. Okay, click next. Click done. Okay, visit natin ulit. Reload lang natin mga idol. Ito na, open na natin mga idol. Punta tayo sa wireless. Tapos i-remove na natin yung password sa ating wifi para public na ito mga idol. I-click lang natin itong edit na icon. Tapos hanapin yung security mode. Tapos i-click na natin. Tapos okay. Maglalagay ito mga idol kasi na-disconnect tayo. Kaya i-forget natin itong na-connect natin na wifi. Tapos reconnect natin. Wala na itong password mga idol kasi na-remove na natin yung password. Tapos okay na ito mga idol. Na-connect na mga idol. I-refresh na natin yung page. Pag okay na, na-connect na tayo. Okay, na-connect na tayo mga idol. Visit na natin yung Peso Wi-Fi dito sa 10.0.0.1. Ito na mga idol, na-visit na natin itong success na yung Peso Wi-Fi natin mga idol. I-visit natin yung YouTube. Wala tayong mga internet mga idol. Makikita sa internet dito na naka-globe na mga idol. Hindi connected kasi wala tayong pera dito mga idol. Kailangan natin hulugan natin pera dito mga idol. For sample muna natin mga idol, hulugan muna natin dito ng pera kaya pakita ko sa iyo yung example. Ito mga idol, i-click natin yung insert coin. Ito may timer siya na 30 seconds. Dapat maghulog tayo dito mga idol, kundi may expire siya. Ito, nahulog na dito ako ng 5 pesos mga idol. Tapos piso. Hindi muna tayo mag-go online mga idol. Kaya natin i-click natin dito ang cancel kung mawawala ba itong credit natin na 6 pesos. Meron itong cancel na button mga idol, di tayo mag-go online, cancel muna natin. I-click natin yung ulit sa user coin kung meron ba yung 6 pesos mga idol. And dito pa yung 6 pesos mga idol, hindi na nawawala. Okay mga idol, gumagana din yung mga function niya mga idol. Try natin magulog para dito mga idol, para padamihin natin yung time mga idol. Itong UI mga idol ay basic pa niya mga idol, kaya gawa natin na yung paraan mamaya mga idol. Pagandahan natin yan kasi yung UI niya dito mga idol ay parang di naka-attract sa mga user mga idol. Palitan natin yung bag pang email style mga idol para maganda tingnan mga idol. Ituturo ko sa inyo yung sa next part. Go online na tayo mga idol. I-clean natin yung go online. Tingnan natin. Pagkatapos ng go online may nagpa-pop na google.com. Papalitan natin yan sa gusto nating site para maganda. Try natin visit sa YouTube. Ito mga idol, naka
internet na tayo mga idol. Ito na natin may speed test natin ito. Kailangan natin yung speed niya mga idol. Loading siya mga idol. Tingnan natin yung speed test niya mga idol kung maganda yung speed. Mga idol, maganda yung speed niya mga idol. Pero papalitan natin yan mamaya mga idol sa setting. I-limit natin sa 3 Mbps siguro para balance lahat yung mga user at walang matatag kung mag-download mga idol. At di maglalag yung mga nag-email. Ito din mga idol, ipalitan natin itong mga slider dito mga idol kasi ang kukulong na yung mga idol. Ito yung mga UI niya mga idol, papalitan natin yan, magandahan natin yan. Ito, ituturo ko sa iyo sa next part mga idol. Tignan natin yung speed test ulit. Ito mga idol, 4.89. Mamaya ituturo ko sa inyo yung settings nito mga idol na i-limit natin sila per user para hindi sila mag-gawa ng internet. Ito nga pala yung time natin mga idol, 4 hours. Maka-save to ito mga idol sa user, hindi na ito mawawala. Tignan natin yung mobile view mga idol, ganito yung mobile view mga idol. May loading lang mga idol. Pero ganito yung itsura niya, papalitan natin yan. Sige, ito na lang mga idol. I-upload ko ito sa next part mga idol. Yung paano mag-customize ito mga idol at mga settings. Paalam mga idol. Yun lang sa ngayon na episode mga idol. Abangan niyo ko sa susunod na episode. Tuturo ko sa inyo kung paano mag-setup ng PS5 Wi-Fi. Huwag mo kalimutan mag-subscribe para di mo ma-miss ang episode na ito.